So dito sa black, may piston po yan sa loob. Taas, taas kasi. 16! Halos version 4 lahat ng mga nandito eh. Kompleto pa lahat ng kulay. Yan po yung piston natin, bagong bago. So magandang araw po sa inyo, Moto Arc here. Nagbabalik, panibagong vlog, panibagong video. At ngayon nga po ay samahan nyo akong mamili ng mga piyesa ng ating mga motor, especially kay Scarlett at ilan kay Pindot. So ngayon pupunta tayo sa kasa para bilhin ito. So later on explain ko sa inyo kung bakit kailangan nating bilhin ito para kay Scarlett, itong mga nababasa nyo ngayon dito. So mamaya pakita ko na rin sa inyo kung available sila at kung magkano yung presyo para kung sakaling bibili po kayo, may idea po kayo sa mga gagastusin natin ng mga piyesa. So mainit po yung biyahe natin ngayon dahil mag-aalas 12 na rin at naku, mukhang sumabit tata ito ah. Sumabit nga siya oh. Taas-taas kasi. Sumabit siguro. Ah, sumabit. O may inaayos. By the way, balikan natin yung usapan natin si Scarlett. Recently, hindi natin siya masyadong nagagamit dahil may napansin na akong usok sa kanya. At also, nung nag-change oil tayo, ay halos kalahati na lang nung nilagay natin yung lumabas sa kanyang drain bolt. So kumbaga nasa 400 ml na lang yung lumabas. So ibig sabihin nagbabawas na siya ng langis. So currently ito po si Scarlett natin. Kung makikita nyo, baklasado, nakahiwalay po yung kanyang makina dito sa kanyang chassis. So recently na-check ko na po yung sitwasyon dito. So ito, para magkaroon din kayo ng idea kung sakaling mga umuusok, nagbabawas ng langis yung mga inyong mga motor, ito yung mga kailangan nating i-check at mga kailangang bilhin. So actually gagawin ko pa rin yan ng video soon sa mga susunod na araw, yung pagpapalit ng mga bawat pyesa. Tsaka also pagtatanggal ng makina dito sa chassis para masundan nyo. Gagawin ko ng video ng step by step process, so huwag po kayong mag-alala. So dito, sa pag-check natin, yung black muna. So dito sa black, may piston po yan sa loob. So may piston ring din po yan. So kapag po yung piston is gas-gas na, tsaka also yung black, medyo gas-gas na, piston ring, medyo put-put na. Yung langis po natin, magkakaroon na po ng singaw. Ito po kasi yung piston na yan. Hindi lang kita, maitim kasi. Diyan kasi sumasabog. Yung langis, kapag singaw na po ito, yung langis po natin is lulusot na po dyan sa pagitan ng bilog na yan. At pag nagkombas na po yung hangin at gasolina, lalabas po siya sa exhaust as usok. So bibilan po natin ng piyesa yan. Also dito naman po sa ating mga head, andito po yung mga barbula po natin, valve seal, tsaka piston. So dito gagawin ko din ng video kung paano malalaman na singaw na, paano yung pagpapalit, paano yung pagkakalas, lahat-lahat. So kung sakaling wala kayong idea at gagawin nyo yung procedure, magkakaroon po kayo ng idea pag ginawa na po natin ng video yan. Pero ito yung mga kailangan nating bilhin. So sasamahan nyo ako sa pagbili nito, click 150, dahil click 150 yung motor natin. So dapat bilhin nyo pang click 150, piston, ayun yung nandun sa gitna. Piston, valve, intake, and exhaust. Ito, yung intake exhaust valve, which is nandito. Ito yung exhaust, yung malaki, yung intake, yung maliit na yan. Bibili rin tayo ng valve seal, gasket siya or parang o-ring para ma-maintain na walang singaw yung ating mga valve. Bibili rin tayo ng cylinder head gasket and cylinder base gasket. So yung gasket na yon is ito. So kailangan pinapalitan yan pag nagpalit tayo or tinanggal po natin ito. Pero minsan magagamit pa po natin. Pero sa akin papalitan natin para ma-make sure natin na sealed at walang singaw po yung ating mga makina. Also, yung naman base gasket, yung gasket doon, yun na nakaipit. So, yung mga gasket kasi nasa pagitan yan ng dalawang pyesa natin. Ito kasi yung black, tapos ito yung head. So, nandito siya sa pagitan. So, parang ganun din. So, minsan kasi pag nag-uusok yung ating mga engine, matik yan eh, nagbabawas ng langis kasi yung usok na yon galing sa nag-evaporate na langis. By the way, holiday ngayon, Friday. Nakalimutan ko anong holiday nga pala. Pero long weekend yan, hanggang Lunes walang pasok.
So yung mga naglo-long ride ngayon is makakagala ng medyo mahaba-haba dahil halos apat na araw din yung long weekend. Kaso tayo, balak sanang gumala ngayong long weekend kaso may ibang errands tayo. So yung schedule natin para sa long weekend, yung dalawang araw is nakakuha na, Sabado, Linggo. Yung Lunes, ewan ko kung anong ganap natin. Pero kung wala tayong gala is magko-content na lang tayo. Baka umpisa na natin gawin si Scarlett. Actually, masasabi nating engine refresh na, no? Yung makina ni Scarlett yung gagawin natin. Yung odo niya medyo wala pa sa 20 eh. Wala pa sa 20k, pero palagay ko nangyari yon dahil nasabak siya sa mga experiment natin na top speed, na arangkada, na pwersa yung makina. Pero yung pinaka-recommended na engine refresh niya nasa 50k eh. 50k to 100. Pero 50k, siguro mas okay na pabiak na, pabukas na yung ano nyo, block, piston, check na kung may problema. Yun lang naman kasi yung pinaka problema niyan eh. Kung sakali, gasgas na yung piston, yung block, sisingaw na yung engine oil doon, tsaka na magkakaroon ng usok. So magbabawas na ng engine oil yung inyong mga motor. Kaya kailangan nyo na palitan yung mga dapat palitan. Actually, madali lang naman palitan yan eh. Yung piston, yung ring. Ang mahirap lang dyan, yung magbaklas. Matrabaho guys, sobra. The moment na hiniwalay na natin yung head, yung cylinder, or bubuksan natin yan, iwalay natin sa ating mga engine, matrabaho na. Kasi kailangan mong ihiwalay yung inyong mga makina sa inyong pinaka-chassis. At napakatrabaho niyan. Madaming masasacrifice dyan na matatanggal. Katulad na lang ng coolant natin. Talagang matatanggalan ng laman yan. Yung mga hose kasi niyan, i-disconnect natin. At also, tutulo talaga yung coolant natin. So, matik na flush tayo ng coolant natin. Tapos, yung medyo mabigat pa dito, yung sa atin kasi, papalitan natin lahat ng kailangan palitan. Pero may times lang na yung specific na piyesa lang yung papalitan. Halimbawa, yung sa barbula natin, pwedeng yung intake lang yung palitan or pwedeng yung exhaust kung may singaw. Pero tayo, palit na tayong bago. So para bago na sila parehas, palitan na natin yung dalawang barbula. Huwag kayong mag-alala, gagawa naman ako ng step-by-step video dyan. Hahatiin ko sila sa maraming video. Para nang sa gayon, hindi sobrang haba yung video natin. At also, kung ano lang yung specific na gagawin nyo, yun lang yung panonoodin nyo. Halimbawa, palit ng barbula, so yun lang. Palit ng piston, yun lang. Kapag na-over-information kasi yung inyong mga utak or sobrang haba ng napanood nyo, medyo malilito kayo at magsasawa kayong tapusin yung video. Mine-make sure ko rin na parang kasama ko kayo sa video at ipinapakita ko kada detalye. With kasamang explanation pa para complete package, no? Tapos tinatanggal ko rin yung mga dead air. Pinapabilis natin ng konti yung video para hindi kayo mainit. May namis akong gawin eh. Nandito kasi tayo sa lugar kung saan tayo nagte-test ride palagi. Nag-aarangkada plus top speed test. So gusto ko lang ulit my experience. Namiss ko lang yung mag-arangkada test tayo dito sa lugar na to. Gawin natin siya kay Pindot ulit para may update tayo kung ano yung status ng acceleration ni Pindot. So hintayin lang natin yung motor na yan. Gusto ko lang kasi makita yung update kay Pindot natin. So 16 grams siya. Tignan natin kung goods pa rin yung arangkada niya. Tignan natin kung ilang segundo makukuha niya yung 60 tsaka yung 100. Top speed hindi na siguro dahil may sasakyan dun eh. So arangkada, 60 kph and 100 kph. 3, 2, 1, go! Uy, lakas pa rin ah. 60. Woo! Namiss ko tong mag top speed ah. 6, 7, 8, 9, 100. Top speed na natin. Woo! 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Whoop! Di na kaya, kurbada na dito eh. Isa pa. So arangkada plus top speed test, take 2. 3, 2, 1, go!
Yuko tayo, try natin na kayuko. Eh, lumagpas na 60. 80. 90. 7. 100. Yuko tayo. 11. 15. 16. Woo! Mas mabilis pag nakayuko, nag 116 siya. Kaso hindi pa 'yun yung pinaka top speed kasi hindi pa dumuloy eh, kumbaga ilang kilometro pa bago dumulo. Take note, 16 grams na bolo yung gamit natin, no? Alam ko, last time, stock, 116 din. So, ipever, na-improve na kasi natin to si Pindot eh. Na-maintenance na natin ng maayos. Kaya kung ibabalik natin yung stock na 19 grams niya, kaya na nitong umabot ng 120. So, biruin mo yon, 16 grams, nakapag-top speed tayo ng 116. Partida, may top box tayo ngayon, ha? Though wala naman siyang masyadong laman, pero may epekto yan sa speed natin eh. At also, gustong gusto ko yung arangkada. Wala naman kasi akong paki sa top speed dahil mga kalsada dito sa Pilipinas lubak-lubak, tsaka wala ka naman talaga madadaanan na super luwag palagi all the time. Siguro pag naglo long ride yon, or kung nasa expressway ka, no, na sobrang luwag talaga. Eh syempre 160cc, di naman tayo makapasok sa expressway eh. So talagang mas reliable kung pang arangkada gagamitin natin yung setup natin sa arangkada katulad ko. Pag nag-overtake tayo, hindi tayo nabibitin. At maganda siya sa handling, hindi masyadong mabigat sa kamay. Sarap talaga ng buko doon. Sulit na sulit yung 20 pesos. So malapit na tayo sa kasa, pero mag-withdraw muna tayo dito dahil nakakalimutan ko mag-withdraw. So Honda Mexico yung pupuntahan natin. So yun, buti na lang napag-withdraw na tayo. Pero dahil hindi BDO yung machine, is may kaltas na 18 pesos. Sayang din yun, ha? Nanghihinayang din ako dun. Ayan, so ito yung kasa, ikot tayo. U-turn na lang tayo dito banda para hindi tayo mapalayo. Ayan, dito tayo sa kasa ng Mexico. Ayun, no? May service din. So ito yung mga presyon ng motor nila ngayon dito sa ADV 1689 cash. ADV ka ng 50k sa 36 months. 64 yung babayaran mo. Dito naman sa Click 125 nila, ito glossy gray na version 4 na tinatawag nila. Cash nito is nasa 83k, 83.4 to be exact. Itong Beat 110 playful edition, cash niya 73.9, halos 74k. Tapos dito naman sa ECX nila, tingnan natin yung price, cash niya 133.9. So nakabili na po tayo ng pyesa, kaso yung iba wala. Actually ilan lang yung meron eh. Ito, valve seal lang yung meron. Tsaka bumili akong brake pad, dagdag, seal, valve seal, coolant, yan lang yung meron. So yung ibang pyesa, try natin kung meron po doon sa may San Fernando branch. Uy, nagkabanggaan pa yata, anong nangyari? Ayun, nakita ko rin yung Honda dito, ayun pala siya. Medyo napalayo yung U-turn natin eh. Ayun ako nandito. Bukas kaya? Sana bukas. Ayun, bukas naman pala. Bili tayo ng pyesa. Ang dami rin nalang stock ng V3 eh. Ayan. So ayan, pagkita ko lang sa inyo yung updated price list ng mga motor nila dito. Halos version for lahat ng mga nandito eh. Kompleto pa lahat ng kulay. Dito pag nag-DP ka na 7.9 sa 3 years 4.2, yung cash niya 88. Ito yung type ko eh, yung red at saka black na matte. Ganda ng mags eh. Pero yung pinaka type ko itong white na may parang gold. So same lang naman, 7.3.4.85 ba. Standard version pala to. So mas mababa ng konti. Ayun o, itong may gold na white. Ayun pa yung iba o. Ayun yung ano, yun yung mix and match ng version 3 eh, no? 85 cash. So yan sila, puro mga version 4. Tapos dito may isang Winner X na kulay puti. So dito naman, cash niya 128.
DP12K, ayan, tignan nyo na lang. Hindi ko nababasahin. Meron din sila dito, ADV, ayan, kulay puti. Wala yung price nila dito, specs lang. B4 ulit, B4 na B3 naman talaga. So, yun yung mga available halos sa kasa, no? Version 3 na click or version 4. Dito, may ADV, kulay pula. So, DP niya, 26.2, 36 months, 7.5 cash, 171.40. So, dito naman sa display counter nila, naka-display yung mga maliit na pyesa. So, may spark plug dyan, may o-ring, may mga seal. Yung iba, di ko na alam, nakatakip eh. Dito naman sa ilalim para sa braking system, nandiyan yung brake pad, brake shoe, tas caliper disc brake, tas oil sa ilalim. So yan, di ko nasama sa video natin kanina. Ito, pakita ko na lang sa inyo yung mga nabili natin, tsaka yung mga price. So ito yung dala nating papel po kanina. Nakasulat dyan yung lista ng bibili natin. Tapos, sila na po nagdagdag ng mga presyo dyan, tsaka mga code. So probably yung mga may code, yung mga hindi natin nabili. So minsan kasi sa mga, kapag binigay natin yung listahan sa kasa, tapos wala silang available, ilalagay nila yung code para pag bumili tayo sa hindi kasa, or sa mga motorcycle shop lang, titiglan lang nila itong code at ipapakita natin para mahanap nila agad. So minsan kasi yung mga ibang motorcycle shop, hindi po nila kabisado yung mga code. So napakalaking tulong po ng paglalagay ng code nito. So yan, pag bumili tayo, pakita ko lang yung code, alam na ng motorcycle shop na bibili natin. So sa piston, nakabili po tayo. Ayan po yung piston natin, bagong-bago, 980 po yung price. Sa valve, intake, and exhaust, unfortunately, wala tayong nabili ngayong araw, pero the next day, hanap tayo sa ibang shop. Valve seal, nakabili po tayo. Ayan po siya. Dalawa po yan. Alam po, ayun yung isa. So, dalawa bibili natin kasi para sa intake, exhaust. So, dalawa po yan. Next naman po ay yung cylinder gasket. So, yung mga gasket na to, yung tinuro ko kanina, parang pang-ipit lang siya sa gitna, para bago yung mailagay natin. At maipit ng todo, walang sisingaw sa mga parts ng engine natin. So dalawa dapat yan. Ang meron lang is gasket sa cylinder. Yung pinaka base ata yung wala. Ito yung base gasket. So nasa 20 pesos lang naman ata siya. Ayan, ewan ko saan galing tong 250. Nagkahalo-halo na eh. Valve lapping compound, wala siya sa ano, motorcycle shop. Saka sa mga motorcycle shop yan makikita. Impact wrench, hindi tayo nakabili ng bago. Kailangan kasi natin ng bago dahil luluma natin. Nasira yung battery dahil nabasa. Fuel pump, actually fuel filter dapat to eh. Mali lang yun nasa utak ko nung sinulat natin siya. Coolant, nakabili po tayo. So dahil na-drain yung coolant natin, bumili tayo ng bago. Fuel filter, ayan, nilagay nila yung presyo. 765 ang mahal. Hindi ako sure dito, pagkakalam ko mura lang ito eh. Dust seal o-ring, 175. So ito yung ano, pag bumili ka ng fuel filter, is yung o-ring dun sa may fuel pump mo, kailangan mong palitan para maisoksok mo lahat, or maisoksok mo ng buo. So yun lang naman, ito mga additional brake pad, bumili tayo para sa Click 160 natin, kung makikita nyo makapal. So, ayun lang muna para sa video nito. Salamat po sa pagsama sa akin sa biyahe natin. At i-update ko na lang po kayo kung ano yung mga gagawin natin, i-maintenance natin, i-DIY natin, lalong-lalo na sa pagre-refresh kay Scarlett. The more click, the more you know. Magbili ng pyesa ni Scarlett. Bye-bye!